What's up guys? Si Mandaragat is here. Kadalasang ay nirerekomenda ng mga doktor na makakuha ng timbang sa mga tao na patuloy na timbangin ng masyadong kaunti na maaaring maging sanhi ng isang saklaw ng mga problema sa kalusugan. Ang mga bodybuilder at iba pang mga atleta ay maaari ring umasa na makakuha ng timbang sa pamamagitan ng pagbuo ng kalamnan. Ang isang taong kulang sa timbang ay malamang na makaranas ng mga isyu sa kalusugan, kasama ang kawalan ng katabaan, pagkaantala sa pagunlad, isang hamina na immune system, osteoporosis, isang mas mataas na peligro ng komplikasyon sa panahon ng operasyon, at malnutrisyon. Isa, nag-aalok ang gatas ng isang halo ng taba, carbohydrates, at protina. Ito rin ay isang mahusay na mapagkukunan ng mga bitamina at mineral, kabilang ang calcium. Ginagawa ng nilalaman ng protina ng gatas na ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa mga taong sumusubok na bumuo ng kalamnan. Natuklasan ng isang pag-aaral na pagkatapos ng pag-ehersisyo ng pagsasanay sa paglaban, ang pag-inom ng skim milk ay nakatulong upang makabuo ng kalamnan ng mas epektibo kaysa sa isang produktong batay sa toyo. Ang isang katulad na pag-aaral na kinasasangkutan ng mga kababaihan sa pagsasanay sa paglaban ay nagpakita ng pinabuting mga resulta sa mga uminom ng gatas kasunod ng pag-ehersisyo. Para sa sinumang naghahangad na makakuha ng timbang, ang gatas ay maaaring idagdag sa dieta sa buong araw. 2. Ang protein shakes ay maaaring makatulong sa isang tao na makakuha ng timbang madali at mahusay. Ang isang pag-iling ay pinaka-epektibo sa pagtulong na bumuo ng kalamnan kung lasing ka agad pagkatapos ng pag-ehersisyo. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pre-made shake ay madalas na naglalaman ng labis na asukal at iba pang mga additives na dapat iwasan. Maingat na suriin ang mga label. 3. Ang isang tasa ng kanin ay naglalaman ng halos 200 calories, at ito rin ay isang mahusay na mapagkukunan ng carbohydrates na nag-aambag sa pagtaas ng timbang. Maraming tao ang nahanap na madali upang isama ang kanin sa mga pagkain na naglalaman ng mga protina at gulay. 4. Ang pagkonsumo ng pulang karne ay ipinakita upang makatulong sa pagbuo ng kalamnan at pagkakaroon ng timbang. Naglalaman ng steak ng parehong lusin at creatine, mga nutrisyon na may mahalagang papel sa pagpapalakas ng kalamnan. Ang steak at iba pang mga pulang karne ay naglalaman ng parehong protina at taba na nagtataguyod ng pagtaas ng timbang. Habang pinayuhan ng isang tao na limitahan ang kanilang pag-inom, ang mas malaswang pagbawas ng pulang karne ay mas malusog para sa puso kaysa sa mas matabang pagbawas. Natuklasan ng isang pag-aaral na ang pagdaragdag ng maniwang pulang karne sa mga dieta ng 100 kababaihan na may edad 60 hanggang 70 ay nakatulong sa kanila na makakuha ng timbang at dagdagan ng lakas ng 18% habang sumasailalim sa pagsasanay sa paglaban. 5. Nuts at nut butter. Ang regular na pag-ubos ng mga mani ay maaaring makatulong sa isang tao na ligtas na makakuha ng timbang. Ang mga nut ay isang mahusay na merienda at maaaring idagdag sa maraming pagkain, kabilang ang mga salad. Ang mga hilaw o tuyo na inihaw na mani ay may pinakamaraming benepisyo sa kalusugan. Ang mga nut butter na ginawa ng walang idinagdag na asukal o hydrogenated na langis ay maaari ding makatulong. Ang sangkap lamang sa mga butters na ito ay dapat na mga nut mismo. 6. Ang mga tinapay na ito ay naglalaman ng mga komplikadong carbohydrate na maaaring magsulong ng pagtaas ng timbang. Ang ilan ay naglalaman din ng mga binhi na nagbibigay ng mga karagdagang benepisyo. Para sa higit pang mga mapagkukunan na sinusuportahan ng agham sa nutrisyon. 7. Tinutulungan ng mga starches ang ilan sa mga pagkaing nakalista na upang mapalakas ang paglaki ng kalamnan at pagtaas ng timbang. Nagdagdag sila ng maramihan sa mga pagkain at nagpapalakas ng bilang ng mga natupok na calorie. Ang iba pang mga pagkaing mayaman sa starches ay kinabibilangan ng higit pa sa pagdaragdag ng mga calorie. Ang mga starches ay nagbibigay ng enerhiya sa anyo ng glucose. Ang glucose ay nakaimbak sa katawan bilang glycogen. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang glycogen ay maaaring mapabuti ang pagganap at enerhiya sa panahon ng pag-eehersisyo. 8. Ang mga atleta na naghahanap upang makakuha ng timbang ay madalas na gumagamit ng mga pandagdag sa protina upang mapalakas ang kalamnan, kasama ng pagsasanay sa paglaban.
ang mga suplemento ng protina ay magagamit para sa pagbili online. Maaari silang maging isang murang paraan upang makonsumo ng mas maraming mga kaloriya at makakuha ng timbang. Siya. 6 na onsa ng salmon ay maglalaman ng halos 240 calories, at ang salmon ay mayaman din sa malusog na taba. Ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian para sa mga naghahangad na makakuha ng timbang. Naglalaman din ito ng maraming mga nutrisyon, kabilang ang omega-3 at protina. 10. Ang mga pinatuyong prutas ay mayaman sa mga sustansya at calories, na may isang kapat na tasa ng mga pinatuyong cranberry na naglalaman ng humigit kumulang na 130 calorie. Mas gusto ng maraming tao ang pinatuyong pinya, cereza, o mansanas. Ang pinatuyong prutas ay malawak na magagamit online, o ang isang tao ay maaaring matuyo ang sariwang prutas sa bahay. 11. Ang mga avocado ay mayaman sa calories at fat, pati na rin ang ilang mga bitamina at mineral. 12. Ang madilim na tsokolate ay isang mataas na taba, mataas na calorie na pagkain. Naglalaman din ito ng mga antioxidant. Ang isang taong naghahangad na makakuha ng timbang ay dapat pumili ng tsokolate na mayroong nilalaman ng kakao na hindi bababa sa 70%. 13. Ang mga cereal bar ay maaaring mag-alok ng bitamina at mineral na nilalaman ng cereal sa isang mas maginhawang form. Dapat maghanap ang isang tao ng mga bar na naglalaman ng buong butil, mani, at prutas. Iwasan ang mga naglalaman ng labis na halaga ng asukal. 14. Maraming mga sereal ang pinatibay ng mga bitamina at mineral. Gayunpaman, ang ilan ay naglalaman ng maraming asukal at ilang mga komplikadong carbohydrates. Ang mga ito ay dapat na iwasan. Sa halip, pumili ng mga sereal na naglalaman ng buong butil at mani. Naglalaman ng mga ito ng malusog na antas ng mga carbohydrates at calories, pati na rin mga nutrisyon tulad ng hibla at mga antioxidant. 15. Ang mga itlog ay isang mahusay na mapagkukunan ng protina, malusog na taba, at iba pang mga nutrisyon. Karamihan sa mga nutrisyon ay nilalaman sa pula ng itlog. 16. Tulad ng mga nagmula sa mga olibo at abokado, ay nag-aambag ng mga calorie at malusog na puso na hindi nabubuong taba. Ang isang kotsarang langis ng oliba ay maglalaman ng tungkol sa 120 calories. 17. Ang keso ay mahusay na mapagkukunan ng taba, protina, calcium, at calories. Ang isang taong naghahangad na makakuha ng timbang ay dapat pumili ng mga buong taba na keso. 18. Ang full-fat yogurt ay maaari ring magbigay ng protina at nutrisyon. Iwasan ang mga may lasa na yogurt at sa mga may mas mababang nilalaman ng taba, sapagkat madalas silang naglalaman ng mga idinagdag na asukal. Maaaring hilingin ng isang tao na patikman ang kanilang yogurt ng prutas o mani. 19. Ang pasta ay maaaring magbigay ng isang calorically siksik at mayaman na carbohydrate na landas sa malusog na pagtaas ng timbang. Iwasan ang mga nakapaputi na pasta, at pumili para sa mga gawa sa whole grain. At hanggang dito na lamang ang video natin na ito, mga kabaro. Maraming salamat sa panunood.